Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo ay sumayin yung lahat. At sumayin yung isang maligaya, mapayapa, at masaganang bagong taon sa inyo lahat. Happy New Year po sa inyo lahat. Happy New Year din po. Sinisimulan natin ang taong ito sa pamamagitan ng pagkilala kay Maria bilang Ina ng Diyos. Sa kanyang pamamagitan, pagkalooban nawa tayo ng Panginoon ng malatag na pananampalataya at ng pagkakaisa. Ginugunitarin natin ngayon ang pandaigdigang araw ng kapayapaan. Ipanalangin natin sa misang ito na maghari ang kapayapaan dala ng tagapagligtas sa buong santinakpan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang makain na ang kanan Diyos kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong sa kapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasayang magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas ka ng Diyos para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Thank you.
Ang maraming mga pangyarihan pinag paala mo ang isang katauhan na iniliwan ng mahal na ina. Ipalasak mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamagitan ng imanak na isinilang niya para sa amin. Upang kami mamuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang tayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng Kanyang Anak nang tayo'y makatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka naalitin kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Sugo ng Diyos na Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem. At nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa labsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalanang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Sa mga kapatid, noong nakalipas na Pasko, ay binasa ko sa inyo ang sulat pastoral ng ating kagalang-galang obispo, Benaventura Pamatico. Ngayon mo naman ay hayaan ninyo na ipahatid ko rin ang lihang pastoral na maobispo ng Pilipinas sa pamuno po ni Archbishop Soc de Villegas. Ito rin po ay sangayon din po sa ating kagalang-galang na obispo na siyang bibigyan natin ng pansin para po sa taong ito, 2017. Kaya hayaan nyo na pasahin ko sa inyo ang lihang pastoral ni Archbishop Soc. Lihang pastoral ng mga obispo ng Pilipinas sa pagbubukas ng taong 2017 bilang taon ng parokya at kalipunan ng mga sambayanan, December 31, 2016. No? Hindi ko pa lang po nakalagay dyan yung taon ng parokya, no? Year of the Parish. No? Hindi pa po nagagawa. No? So, nandyan pa po ay 2016. No? Pagpawanin ninyo. Pero, yun po yung ipapalit natin dyan. No? Taon ng parokya. Minamahal na bayan ng Diyos, sinasalubong natin ang taong 2017 bilang paghahanda na may pasasalamat para sa pagdiriwang na ika-500 anibersaryo ng unang pagdating ng unang pagtanggap ng ating bansa sa Ebanghelyo ni Kristo Jesus at sa kanyang banal na simbahan. Ang darating na pagdiriwang ay dapat maging isang bago at masayang pagbubunyin sa buong bansa at sa ating buhay pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Sa pasisimula natin ng taon, ang sigaw natin ay isa buhay si Kristo, ibahagi si Kristo. Ang sigaw na ito ng paksa ng bagong ebanghelisasyon, sinimula na natin ito noong taong 1991. Sa ikalawang konsilyo plenaryo ng Pilipinas, ipinasyal din natin na ang simbahan sa ating bansa ay dapat maging tunay na simbahan ng mga lukha. Ang taong darating ay nakatuon sa parokya, isang kalipunan ng mga sampayanan. Sa Evangelii Gaudium, binigyan din ni Papa Francisco ng parokya ay hindi isang institusyong laos na. At dahil na mayroong itong kakayahan makiayon sa mga bagong sitwasyon, maaari itong magkaroon ng iba't ibang anyo bagay na rin sa kabukasan at gawain pangmisyon ng pastol at sampayanan. Ang ating pagkakaisa ay nagbubukal mula sa banal na sa tatlo at umaapaw tungo sa sangkatauhan. Nagkakaisa tayo sa isang paglalakbay ng pananampalataya tungo sa pagyabong ng kaharian ng Diyos. Ang pagkakaisa ito ay maaaring sa ating gawa ng pagkakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Lagi itong may dalawang muka, ang patungo sa Diyos at patungo sa ating kapwa. Ang pagdiriwang sa susunod na taon bilang taon ng parokya, ang kalipunan ng mga sambayanan
Hinahamon tayo na masusisuriin ang istruktura ng pamamahala. Gayun din ang buhay pananampalataya ng ating mga dioceses at parokya. Hilatisin natin kung nararamdaman ba ng mga mananampalataya na sila ay kasama, kaisa, at kasangkot. Sa madaling salita, bigyan ng pansin ang pagdatag ng isang parokya na tunay na sampayanan ng mga mananampalataya at nakababad sa buhay ng mga tao. Dito sa ating bansa, ang pananaw ng simbahang nagkakaisa ay sinusulong sa pagdatag ng pamayanang Kristiyano. Ang mga munting sambayanang Kristiyano ay karaniwang nagsisimula sa mga kanayunan. Hinahangad nilang pag-ugnayin ang kanilang pananampalataya sa kanilang buhay pang-araw-araw. Ginagabayan sila at pinalakas ng loob ng palagiang catechesis. Dala ng kanilang karukaan at pananampalataya, nagtutulungan sila sa isa't isa. Kumikilos alang-alang sa katarungan at nagdiriwang ng isang buhay na pagsamba. Ano ang ating gagawin upang lalong mapanibago ang ating mga parokya? At sa gayon makatugon sa hamon na magbuhay ng lahat ng bagay kay Kristo, ang darating na taon ay ika-100 anibersaryo din ng pagpapakita ng Meren sa 3 bata ng Fatima. Sa Fatima, hinikayat ni Maria ang kanyang mga anak na manumbalik kay Kristo. Sa pamamagitan ng 3 pamamaraan ng panalangin, pang-araw-araw na komunyon, at pagbabayad puri sa mga kasalanan. Dapat nakasentro sa parokya ang mga kasalukuyang pagsisikap ng simbahan na baguhin ang sarili. Kung nangailangan ng pag-ilom ang ating bansa, magsisimula ito sa mga parokya. Kung kailangan pagdagumpayan ng bansa ang mga pwersa ng kasamaan, magsisimula ito sa ating mga parokya. Kung kailangan palakasin ang pananahan sa atin ng Diyos, ang pagkapatibay sa mga parokya, ang tanging paraan. Sinabi ni Papa Benedicto na ang mensahe ng Fatima ay ang pakipagtunggalian ng simbahan at ang mga Kristiyano laban sa mga malawakang pwersa ng kasamaan at kasalanan sa ating mundo, sa ating pamayanan at lipunan, sa ating mga tahanan, sa ating sariling buhay. Ang unang misyon natin sa mundo ay maging libadura na nagtuturo sa ating lipunan kung papaano manalangin. Ang una nating tungkulin para magkaisa ay ang magdasal. Ang panalangin ng isang pastol para sa kanyang mga tupa ay laging parang musika sa panginig ng Diyos. Isang gawain ng pag-ibig ang panalangin. Ang bawat kasal, ito man ay nagpupuri o nagsisisi o humihingi, ay laging isang panawagang kahabagan ang nagdarasal. Nagsisilbing angkla ang panalangin, isang
panlulukang pagoo. Magkakaroon ng pagkamanibago sa mga parokya at mga sambahayan kung magiging bukal sila ng habag sa tulong ng pagbabayad puri sa mga kasalanan. Madalas na pagkumpisal at mga gawa ng awa. Magbabago ang mga parokya at ang mga sambayan kung isinasabuhay nila ang Eukaristiya na tinatanggap araw-araw. Ang Eukaristiya ang karukaan ng Jesus na gumagambala sa mga mayayamang labis na naaliw sa sariling kaginawahan. Ang Eukaristiya ay nagwujud na isakripisyong bahay, pamilya, at kayamanan upang iangat ang mga duka sa kanilang kahirapan. Salita siya ng Diyos na nagkaanyaya sa mga naguguluhan, sa mga nalulungkot, sa mga nababagot, sa mga nagdurusa upang makaranas sila ng kagalakan ng Ebanghelyo. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Siya ang larawan ng taong binahaginan ng kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, kamatayan, at muling pagkabuhay. Siya ang habag ng Ama na humihipo sa buhay ng makasalanan. Siya ang pagbabalik loob ng makasalanan na nagbabahagi din ng iba ng pakiramay ng mananakop. Mula sa bawat parokya at sambahayanan, itaas natin ang ating mga tinig at dasalin natin, O Jesus ko, patawarin ninyo ang aming mga kasalanan, iligtas niyo po kami sa apoy ng impyerno, hanguin niyo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na ang mga nangailangan ng inyong tulong at awa. Socrates B. Villegas Didi, Arcebispo ng Lingayen Dagupan, Pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Kakibat po nito ang panawagan ng ating kagalang-galang na obispo, isang konkretong pagkasabuhay ng pakikisa sa mga duka ay ang pagtulong natin sa mga nasalanta nitong nakaraang bagyo, lalo na sa Bicol at Marinduque. Magkakaroon ng special collection, second collection po tayo ngayon, no? Ngayong misa, upang may padala tayong tulong sa kanila, ipadama natin na hindi sila nag-iisa at may kadamay sa pagharap sa bagong taon. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga pangyayari na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao sa lalaki ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, ipinagpakasakit ni Ponso Pilato, ipinako sa krus na matay ang libing, nanawag sa kinaroonan ng mga ima, nang may katumaro na buhay na mabuhay, umakyat sa langit.